Kumusta? Magandang araw mga kapwa ko OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Welcome to my YouTube channel, Arnold TV. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, eh huwag mong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Kaibigan, ikaw ba'y nagsisisi sa mga desisyon mo dati? Lalo na kapag usapang pera. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 common na money mistakes ng mga Pilipino. At kapag napanood mo ang video na ito, magbabago ang inyong perspective lalo na pagdating sa pera. Kaya make sure na tapusin mo ang video na ito at i-assess mo ang iyong sarili kung ginagawa mo ba ang mga ito. Money mistake number 1. One day millionaire. Nagtrabaho ka ng maigi, napagod at napuyat pa. Pero ano ang ginagawa nating mga Pinoy pagkatanggap ng sahod? Gastos ka agad. Pagka-withdraw ng pera, party ka agad sa club, inuman with friends, o kaya naman ay magsha-shopping spree. Kaya after ng pagsasaya, ubos na naman yung pera. Yung natanggap mong 10,000 pesos na sahod, 1,000 na lang ang natira. Eh, ilang weeks pa nga antayin bago ang next na sahod? Ang mangyayari niyan, dilata at tuyo na naman ang ulam. Minsan, lalapit pa sa ibang tao para mangutang. Hindi masama i-treat ang sarili mo, kaibigan. Pinaghirapan mo yung pera mo. And it's reasonable to take care of yourself at para maging masaya. Pero i-balance mo naman ang paggastos mo and make sure na may natitira ka pa for your savings and investments. Dahil napakadelikado ng ganitong habit. Marami akong kilala na nabaon sa utang dahil parating one day millionaire. Money mistake number 2. Sobrang gastos sa pasalubong. Ito, napaka-common na gawain ng mga kabayan natin na nagtatrabaho abroad. Pag-uwi ng Pilipinas, dapat may bit-bit na pasalubong. Andyan parati ang branded shirts, mamahaling sapatos, saka pagkadami-dami mga tsokolate. Minsan, buong angkan mo pa ang dapat may pasalubong. Kaya kapag nagtrabaho sa abroad, ano ang unang ginagawa? Kada sahod, bumibili na yan ng mga ipapasalubong pag-uwi. Etong t-shirt para sa pinsan kong si Eman. Etong Air Jordan shoes, matagal ng wishlist ni Uncle Bert. Yung asawa ng pinsan ko, gusto raw ng G-Shock na relo. Yung mga kapitbahay ko, mahilig sa mga tsokolate, kaya dapat marami akong dala. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Your presence is the best pasalubong para sa iyong mga mahal sa buhay. Work on that! Kung ipunin mo yung pera mo at mag-invest para makauwi ka na ng Pilipinas for good. At sa mga taong hindi mo naman pamilya, it's not your obligation na magdala ng pasalubong para sa kanila. Hayaan mo sila mag-comment at mag-isip na kuripot o madamot ka. Ang priority mo ay ang sarili mong pamilya, hindi sila. Money mistake number 3, fiesta mindset. Sobrang hilig natin mga Pinoy mag-party. Mapa-birthday man yan, mapa-piesta, binyag, o graduation ng ating anak. Hindi mawawala ang all-out na handaan. I understand na these are meaningful moments, pero hindi mo naman kailangang i-invite ang buong barangay at gagastos ka ng pagkadami-dami. Iwasan natin gumastos ng sobra-sobra na to the point na mauubos ng ipon mo. Ang malala pa niyan, baka mangutang ka pa. Kung gusto mo talaga mag-celebrate, just do a simple celebration kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Money mistake number 4. Walang retirement plan.
isang malaking issue ito sa ating mga Pilipinos. Alalahanin natin na darating rin ang panahon na hindi na natin kaya magtrabaho at kailangan ng mag-retire. I understand, ikaw as a parent, lahat ng pera mo ay ginagamit mo for your kids. Gusto mo silang bigyan ng magandang kinabukasan at minsan, nakakalimutan na natin magtabi para sa ating sarili. But here's the question. Kung mahal mo talagang iyong mga anak, would it be better kapag hindi ka magiging financial burden sa kanila kapag nag-retire ka na? Mahirap man tanggapin, pero nagiging retirement plan kasi natin ang ating mga anak. Ako bilang isang anak, gusto ko siyempre suklian ang pagod at sacrifices ng magulang ko. But, as much as we want to help sa ating mga magulang, may ibang responsibilities na rin tayo. Lalo na kapag meron na tayong sariling pamilya. Kaya as much as possible, kaibigan, mag-start ka ng magtabi ng pera kahit paunti-unti lang. Money mistake number 5. Wala pa ang sahod pero nagastos na. Relate ka siguro dito. Sasahod ka na in a few days, kaya gagastos ka na at iisip na babayaran mo na lang kapag natanggap mo na yung sahod mo. Pre, bayaran naman ng 1,000. Gigimik lang kami. Bayaran ko na lang pagkasahod natin. At to card ko na to. I-credit card ko na lang muna. Then bayaran ko na lang next week pagkasahod ko. Ito yung isa sa dahilan kung bakit marami mga Pinoy ang living paycheck to paycheck. Wala pa yung sahod mo. Hindi mo pa nga alam kung magkano matatanggap mo. Pero gumagastos ka na. Iwasan ang impulse buying o pagbili ng unnecessary na mga bagay. Dahil baka mag-end up kang lubog sa utang. Money mistake number 6. Okay naman kami mentality. Minsan, kapag tinatry mong i-encourage ang ibang tao na mag-invest, ang usual na response nila, okay naman kami bro. Hindi naman namin kailangan ng mga ganyan. May full-time work naman kami ni Mrs. Hindi ko naman pinangarap na yumaman. Basta nakakakain kami na 3 beses isang araw. Okay na kami. Yan ang usual na response na natatanggap ko kapag pinag-uusapan ng investing. Unfortunately, ang paniniwala na ito ay isang misconception na ang pag-i-invest ay para lang sa mga taong gustong yumaman. Pero sa totoo lang, ang pag-i-invest ay para sa lahat at dapat ginagawa ng lahat para magkaroon ng financial security. Hindi dahil nag-i-invest ka na ay gusto na natin magkaroon ng maraming pera. Rather, it's making sure na meron kang sapat na pera para magkaroon ng magandang kinabukasan kasama ang pamilya mo. Money mistake number 7. Nag-start na ng pamilya kahit hindi financially stable. Bakit kailangan magplano ng maigi bago magkaroon ng baby? Naiintindihan ng karamihan na mahal ang pagkakaroon ng anak. Pero marami pa rin ibang tao na sasabihan ka at i-convince ka na just take the leap. Magiging okay ka rin in the future. How sure are you na magiging okay ka? How sure are you na mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ng asawa at anak mo? Ang ganitong thinking ay maaaring maging dahilan para mahirapan ang iyong family financially. Sa ating pamilyang Pinoy, ano ba ang usual na nangyayari kapag nagkaroon ng anak habang hindi pa tayo financially stable? Mag-a-ask ng tulong sa kapamilya o mga kamag-anak. Pero hindi naman lahat tayo ay may kapamilya na tutulong sa atin. I strongly recommend na mag-focus ka muna sa iyong career o pataasin ang iyong income bago mag-start ng pamilya. Nang sa gayon, maiwasan mo rin na umalis ng bansa para lang kumita ng mas malaki. Diba mas maganda na nagagabayan at nakikita mong lumalaki ang mga anak mo? Money mistake number 8. Okay lang na namumuhay ng paycheck to paycheck. Ito ang napansin ko sa aking mga katrabaho noon. Ang kanilang income,
equals expenses. Walang natitira sa kanilang sahod for savings. Sobrang gastos at gumagastos kaagad pagdating ng sahod. Kaya kapag pecha de peligro na, panay ang fasting para lang matawid ang sarili sa susunod na sahod day. And this nasty cycle keeps on and on. Kapag may emergency, wala silang pera mahugot. Kaya ang resulta, marami sa ating mga kabayan ang nababaon sa utang. Kung nasa ganito ang sitwasyon ngayon, kaibigan, huwag ka mag-alala. Dahil naging ganito rin ako dati at hindi pa huli ang lahat para magbago. Ito nga ang mga ginagawa ko para makawala sa paycheck to paycheck cycle. Una, I make sure na natatrack ko ang aking mga expenses. I even used a budgeting app sa aking smartphone. Pangalawa, iniiwasan ko na ang temptation to overspend. Pangatlo, I learned to say no kapag nagkakayayaan na na maginuman o gumimik. Madalang na lang ako sumama. I make sure na nakapagtabi muna ako ng savings ko at kung may matiraman for spending, that's the time I allow myself to have fun. Money mistake number 9. Laging nagpapautang sa pamilya at kaibigan. Natural na sa ating mga Pinoy ang pagiging matulungin. Pero kapag usapang financial na yan at naghihingi ng tulong ang ating pamilya o kaibigan, I think you should step back a bit and think twice bago ka tumulong. I understand na mahirap magsabi ng no sa ating mga mahal sa buhay. Minsan pa nga, kahit gipit pa tayo sa buhay, maghahanap pa tayo ng paraan para lang may mapahiram tayo. The sad reality is, maraming cases na yung pinahiram mo eh, hindi na maibabalik. Kung nangyari man sa iyo ito, better na magbigay ka na lang ng maliit na halaga para kung hindi man ibalik, hindi masakit sa bulsa at hindi ikaw ang mahihirapan. Money mistake number 10. Hindi kumukuha ng tamang insurance. Guilty ako at ang pamilya ko sa money mistake na ito. Marami kasi sa ating mga Pinoy ang iniisip na ang insurance ay isang added expenses lang. Minsan huli na ang lahat. You're thinking, dapat pala kumuha ako ng insurance. E di sana ngayon may pera akong matatanggap pambayad ng hospital bills. Always prepare for the worst. May mga ilang insurance companies kang malalapitan para protected ka sa mga unexpected na mangyayari sa'yo. Just make sure na may insurance ka para sa iyong kotse, bahay, life and health. Better pay small amounts now to save a lot of trouble later. Bago tayo magtapos sa ating video, paki-comment naman sa ibaba kung anong money mistake ang ginagawa mo at kung ano ang gagawin mo para maiwasan ito. Kung marami ka natutunan sa aming video at gusto mong ma-achieve ang financial success, make sure to subscribe sa aming channel for more videos like this.